OPPO A57, isa na namang panibagong inirelease ni OPPO sa Philippine market sa buwan ng July 2022. At ito ay may dalawang kulay lamang na available sa market. Ito ay may kulay na glowing black at kulay na glowing green. At nagkakahalaga ito ng 8,999 pesos only. Sa design ng OPPO A57 ay masasabi ko talaga na napakasulit at napakaganda ng pagka-design nila sa phone na to. At hindi lang yon, ito ay naka IPX4 water resistant at IP5X dust resistant na din. 2 thumbs up para kay OPPO sapagkat halagang 8,999 pesos lang ang phone ito. Masasabi ko talaga na kayang-kaya nito sumabay sa level ng ibang mid-range price na smartphone pagdating dito sa kanyang design. Dito naman tayo sa kanyang front screen. Ang ginamit nila na material dito ay ordinary glass. Sad to say, pagdating lang dito sa material na ginamit sa front screen ay hindi ako masyadong na-impress dahil hindi ito naka-gorilla glass. Sana ginawa na nila itong gorilla glass para naman mas matibay na din ang screen nito. But anyway, pwede naman natin masolusyonan yan kagaya ng paglagay ng screen protector, kagaya ng tempered glass, para naman mas ma-secure na din ang screen ng phone na to. Dito naman sa kanyang likuran na bahagi, ang ginamit nila na material dito ay gawa sa plastic. At ito ay naka-matte finish. Isa sa katangian na gusto ko sa mga naka-matte finish na smartphone ay hindi kaagad nagmamagnet ang fingerprint natin unlike sa mga glossy type na smartphone. Dito naman sa ibabang bahagi ay nandito ang kanyang speaker, USB Type-C charging port, microphone at 3.5mm earphone jack. Dito naman sa kanang bahagi ay nandito nakalagay ang kanyang power button / fingerprint scanner. Dito naman sa kaliwang bahagi ay nandito nakalagay ang kanyang volume, button at SIM tray. Pagdating naman dito sa kanyang SIM tray, ito ay naka-triple slot pa din at pwede pa din natin lagyan ng dalawang nano SIM card at isang micro SD card. Idagdag ko lang dito sa phone na to, ito ay naka-dual speaker na at ang secondary na speaker nito ay nakalagay sa bandang itaas, dito sa bandang earpiece. At dahil ito ay naka-dual speaker na, ay kaya ng phone na ito na maximum ang volume hanggang 200%. At kahit nasagad ang power volume ng phone na to, ay hindi siya masakit sa tenga kung ating pakikinggan. Dahil ito ay naka Dolby Atmos na din. Sa display ng OPPO A57, ito ay naka 6.56 High Definition Plus IPS LCD display. At ang kanyang resolution ay naka 720x1612 at may 60Hz refresh rate. At pagdating sa nits of brightness ng phone na to, ito ay naka 480 nits of brightness. At ito din ay naka 269 PPI. Pagdating naman dito sa RAM at storage na meron ang OPPO A57, ito ay naka 4GB of RAM, 64GB of internal storage, and expandable up to 1TB gamit ang ating micro SD card. Idagdag ko lang ang feature na meron dito sa OPPO A57. Ito ay may RAM expansion na kayang i-expand ang ating built-in na 4GB RAM hanggang 8GB RAM. Just imagine kung ikaw ang taong mahilig sa online games kagaya ng Call of Duty, PUBG, at NBA o mahilig sa multitasking, ay malaking tulong talaga ang ibibigay nitong additional na 4GB RAM expansion sa phone na to. Dahil kaya niyang mapa-smooth ang performance sa paglalaro natin sa ating paboritong online games at the same time sa paggamit natin ng multitasking. Now dito naman tayo sa performance ng OPPO A57. Para sa akin, okay naman siya lalo na sa paglalaro ng online games dahil ito ay naka-octa-core processor at ang chipset na ginamit nila dito ay ang gaming processor na Helio G35. Yun nga lang, hindi gaanong kataas na klaseng Helio G-series na chipset ang ginamit nila dito pero masulit na din ito kung ikukumpara natin doon sa mas mababang chipset na ginagamit ng ibang brand na smartphone. Pagdating naman dito sa battery ng OPPO A57, ito ay naka 5,000 mAh long-lasting battery capacity na pwedeng magamit ng all day. At hindi lang yun, mabilis din itong mag-charge dahil ito ay naka 33 watts super VOOC charging na kayang i-full charge ang phone na to sa loob ng isang oras at 10 minuto. Pagdating naman sa operating system ng OPPO A57, ito ay naka Android 12, Color OS 12.1. So latest din ang software nito at ang connectivity naman ng phone nito ay naka 4G LTE pa lamang.
Malipat naman tayo dito sa camera ng OPPO A57. Ito ay may tatlong camera lamang. Dalawang camera sa likod na may malalaking lens na may pagkakahuwig talaga ng design ni iPhone. At dito naman sa harap ay isang camera lamang. Dito sa likod na camera ng phone na to, ito ay naka 13 megapixel main camera at 2 megapixel naman for depth camera. At may kasama na din siyang LED flash. Samantalang dito naman sa front camera, ito ay naka 8 megapixel selfie camera. That's all for today mga ka-Android Phil, and see you on my next review.